Mga alagang hayop, tinatamaan din ng heat stroke ayon sa isang veterinaryo. Mga dapat tandaan para makaiwas sa heat stroke ang mga alagang hayop, alamin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kung irritable ka na sa tindi ng init na nararanasan, wala rin kawala sa alinsangang panahon ng mga alagang hayop dahil kahit sila, madali rin kapitan ng iba't ibang sakit dala ng mataas na temperatura. Ang mga house pet na aso at pusa, tinatamaan din ng heat stroke, kaya dapat itong bantayan ng mga fur parent. Mas mataas ang normal temperature nila kumpara sa tao. 38.9 is on the average body temp of dogs. Kung meron kayong rectal thermometer na pwedeng gamitin sa inyong alagang aso, you may check. Pag iyan ay umabot na ng 41, it's already a sign of heat stroke. Ilan sa mga senyales na nakakaramdam o tinatamaan na ng heat stroke ang alaga ay ang paghingal na parang naghahabol ng hininga, madalas na paglabas ng dila, pamumula ng mata, mainit na katawan, tuyo ang labi at ilong at palaging nakahiga at ayaw gumalaw. Para maiwasan, payo ng eksperto, gupitan ng balahibo para maging presko ang katawan. Paliguan din sinabantay at muning. Siguruhin na may naiinom na tubig ang mga alaga. Bukod sa heat stroke, mas madalas din daw dapuan ang mga external parasite o pulgas ang mga alagang aso. Sa tag-init daw, mas mabilis mag-reproduce ang mga parasite. Kailangan na natin i-maintain na malinis yung ating paligid. Regularly, meron tayong ginagamit din ng mga insecticidal spray. At isa pa, iwasan natin yung mga alaga natin ay makalabas ng bahay na pwede sila magkaroon ng contact sa mga ibang hayop na meron ding mga ganyong klaseng insekto. Bukod sa mga house pets, tinatamaan din ng heat stroke ang mga farm animal gaya ng baka, kalabaw, baboy, kabayo, kambing at manok. Payo ng veterinaryo, iwasang mababad ang mga alaga sa mataas na sikat ng araw at tiyaking may maayos silang masisilungan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.